sa inyo, it's me Irene again. Welcome and welcome back sa aking munting kusina. So for today's episode ay isa na namang pang-negosyo recipe ang gagawin natin. Gagawa tayo ng half kilo recipe ng puto cheese a la Goldilocks. But this time, gawin naman natin itong makulay. At dahil nakagawa na tayo ng puto cheese using powdered milk and condensed milk, sa recipe na to, ang gagamitin naman natin ay evaporada. Ito ay perfect pang negosyo and syempre panghanda na rin sa mesa pag may okasyon tayo sa bahay. Please watch the full video guys because I will provide you not just the full procedure but also very important tips para sa iwas palpak na puto. Kung isa kayo sa mga nakapanood na ng condensed milk or powdered milk puto recipe ko, yung procedure at tips dito ay almost same lang. So kung kabisado nyo na yung mga tips na binigay ko, you can go straight to the description box for the written ingredients and costing. So tara, umpisahan na natin. So start muna tayo sa ating eggs. Crack nyo muna isa-isa sa isang maliit na bowl yung egg bago mo ito ilagay sa ating mixing bowl. Just to make sure na kung sira yung egg na nabili mo ay hindi madadamay yung ibang ingredients o yung ibang eggs na hindi sira. Sa recipe na to ay 3 medium-sized eggs ang gamit ko. Beat lang natin ang ating eggs using wire whisk. Then isunod natin ang ating 1/2 cup of melted margarine, 1 can 370 ml Jersey evaporada dahil naka-promo ito ngayon at mura lang. Add na rin natin ang ating 2 cups of water and 2 cups of white sugar. Haluin natin ito mabuti hanggang sa well-dissolved na ang ating white sugar. Dito pa lang ay dapat mamix na natin ito mabuti para mamaya pag nag-add na tayo ng ating dry ingredients, di natin ma-overmix ang ating puto mixture. Kung meron kayong vanilla extract sa bahay, add few drops, pero kung wala naman, okay lang kahit wala na. Pero mas mabango lang kasi pag merong vanilla extract. Now let's proceed naman sa ating dry ingredients. Sift 4 tablespoons of baking powder, 4 cups or 1/2 kilo ng all-purpose flour, and 1/2 teaspoon of salt. Just to balance the sweetness, always use standard measuring tools pang sukat ng mga ingredients to make sure na accurate ito. Ang gamit ko ditong baking powder ay yung nabibili lang sa baking supply stores na per kilo. And yes, pwede kayo gumamit ng Calumet. I think yung isang pakete yata ng Calumet na sa 50 grams ay saktong 4 tablespoon, may sobra pa ata ng konti. And always check the freshness of your baking powder kung active pa ba ito. Dahil kahit follow nyo lahat ng tips and procedure, kung di na active ang inyong baking powder, ay palpak pa rin ang inyong puto. Mix natin ito, but do not overmix. Ito yung most common mistake natin pag gumagawa ng puto. Pag may nakikita pa kasi tayong buo-buo, pinanggigilan natin ito sa pagmimix hanggang sa mawala na yung lumps or buo-buo, kaya na o-overmix. Kung meron kayong makikita na maliliit na lumps, okay lang yan. Huwag kang ma-stress. Importante ay hindi natin ito ma-overmix. Sa step na to ay sasalain natin yung ating puto mixture para smooth siya at mawala yung mga buo-buo na nakikita nyo kanina. Sa mga magtatanong kung ano yung size ng molder, ilang minutes steam, basta questions na nasa video na yung sagot ay hindi ko na po i-entertain, okay? Pasensya na. Dami ko kasi na-encounter sa mga past puto recipe ko na nagtatanong ano size ng molder, ilang minutes steam, ano cheese na gamit, at matyaga ko naman sinasagot. But this time, di ko na po sasagutin. Kasi ibig sabihin yan, in-screenshot nyo lang po yung recipe at hindi pinanood yung full procedure. Maarte po ang puto. May konti lang kayong mali or makalimutan, palpak na ang kalalabasan. So please, pay attention sa mga sinasabi ko para hindi masayang ang ingredients nyo at ma-perfect nyo ang inyong puto. So after natin ma-strain or masala, dapat ganito na ka-smooth yung ating puto butter. Dapat hindi siya ganun ka-thick or kalapot at hindi rin malabnaw. Dapat ganito yung consistency na dapat natin ma-achieve. Pag inangat nyo yung spatula, hindi na napuputol yung mixture. Tuloy-tuloy yung pagbagsak niya. And you should know na iba-iba yung absorption ability ng flour. So merong malakas mag-absorb ng liquid at meron din hindi.
Kaya kayo po ang mag-a-adjust niyan. Kung sa tingin nyo malapot masyado yung mixture nyo at hindi kagaya nito, add kayo ng water or milk gradually, paunti-unti lang. Kung sa tingin nyo naman ay masyadong malabnaw, add kayo ng all-purpose flour. And there's no need to rest your puto mixture para lang makuha yung tamang alsa ng inyong puto. Dahil ang baking powder po ay nag-a-activate yan instantly once na na-mix natin ito sa ating wet ingredients. At dahil ito nga ay makulay na puto, divide natin yung ating mixture. Yung gamit ko nga pala ditong food coloring ay yung kung ano lang ang meron ako dito sa bahay. Pwede din na flavoring yung gagamitin nyo. Depende na sa inyo kung ano ang gusto nyong kulay. But I suggest na ang gagamitin nyo ay liquid or gel type. At huwag masyadong marami, few drops lang ang ilalagay nyo. Ilalagay ko na rin sa description box yung kulay na ginamit ko at brand ng food coloring. Okay naman yung powder type na food color, yung nabibili sa palengke. Kaso lang minsan kasi pag nasobrahan mo, may konting pait kang malalasahan sa inyong puto. At sa mga health conscious pala nating viewers, kung sa tingin nyo ay hindi healthy ang food coloring, ay huwag po ito araw-arawin. Or gumamit po kayo ng alternative like natural food coloring from fruits or vegetables. Or better yet, huwag na lang po kayo maglagay ng food color, no? Again, gaya nga ng lagi ko sinasabi sa mga puto recipe ko, there's no need to grease your molder. As long as meron na tayong oil or melted margarine or butter sa ating mixture, ay hindi po didikit ang inyong puto. Ang gamit ko ditong molder ay medium size. At habang naglalagay pa tayo sa ating mga molder, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Pa-follow na rin po ng aking Facebook page at Instagram. Join na rin po kayo sa ating Facebook group. And don't forget to cover your lid with clean cloth para hindi matuluan ng tubig yung ating mga puto. Then steam natin ito over medium-low heat for 8 minutes kung gusto nyo nang maumbok. Hindi malakas yung apoy, hindi rin sobrang hina. Sakto lang dapat. And make sure kulong-kulo na yung tubig bago isalang ang ating steamer basket. At please lang, huwag panay bukas to check kung luto na or umumbok na ba ang inyong puto. Dahil every time na bubuksan natin yung takip ng ating steamer, ay nagdadrop yung temperature sa loob. At nakakaapekto ito sa pag-asa ng ating puto. Mag-set ng timer para sure. Huwag excited. Patience is the key. And after 8 minutes ay maglalagay na tayo ng cheese. Ang gamit ko ditong cheese ay Eden cheese. Kung ang gamit niyong cheese ay hindi mabilis mag-melt like OK or Keso na brand, lagay niyo siya sabay sa inyong puto mixture. Pero kung gusto niyo na slightly melted yung inyong cheese, after 8 minutes mo siya ilalagay. Then steam again for another 2 minutes. Pagluto na, remove from steamer at i-unmold natin ito. Pag ako kasi di ko na pinapalamig ng bongga, basta kaya mo na i-handle yung init, ay pwede mo na siya i-unmold. O diba, perfectly dome shape ang ating puto. Makinis at napaka-easy lang ito i-unmold, kaya no need to grease your molder. Dapat ganito yung outcome ng inyong puto. Pag ipipris mo siya, ay nagba-bounce back siya. Hindi lumulubog, sign na fluffy ang inyong puto. At para naman sa ating pahabol na tip, try and try hanggang sa ma-perfect mo ang inyong puto. Pag-aralan kung saan kayo nagkulang at nagkamali. Balikan ito para maitama. Dahil hindi ko na-achieve ang perfect na puto sa first attempt ko lang. Nakailang failure din ako. So itong sinishare ko sa inyo ay based ito sa experience ko. Habaan ang inyong pasensya. Lahat ay napag-aaralan. And most importantly, be happy while cooking. Dapat mahal mo ang ginagawa mo. Disclaimer lang guys ha, ang presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating puto ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!